public nila. Tinatanong ko, meron pa ba yung kapwa artista na sa tingin, whether kilala nyo sila or hindi, na sa tingin nyo, na musikahan na rin masama, if you have to go independent, what would you say? And who is that person? That if we cover that you judge wrong, ako hindi in the business. I think Derek Dahl is one of the best example for this ano, for this question kasi dami humuhusga kay Derek Dahl because of his works. Eh lahat palamura siyang tao, mainiting ulong tao siya pag naging director siya, salbahe siyang tao. Pero nung nakilala po namin, nung nakilala namin siya, nakatrabaho namin po siya, sobrang kabalig. Hello? Ayan. Pero nung yun, nung, ayan, sobrang daming nagsabing problematic siya because of his contents. Pero nung nakilala ko po siya, nasabi niya sa akin kung bakit ganun yung mga trabahong ginagawa niya. Marami kasi daw takot sa hubad na katotohanan. Maraming takot kasi yung mga contents niya nananampal ng katotohanan sa mga tao, ng realidad. Eh, nasanay tayo na fina-fantasize natin yung mga movies. Sa siya, ano siya eh, kung paano niya gusto deliver, ayaw na niyang, sinabi niya rin yun sa akin, ayaw niya nag, anong tawag doon, yung pinapaganda sugarcoat, yeah. Sinusugarcoat, ayaw niya sinusugarcoat. Kapag meron siyang gustong sabihin, sasabihin niya. So, ganun yung na-develop niya sa film. So, I think isa si Derek sa pinaka-best example na nahuhusgahan ng lahat. Eh, hindi nyo naman kilala si Derek. And isa ako doon sa mga humusgahan kay Derek. Pero nung nakilala ko siya, sobrang thankful ako kasi sabi ko, oh my gosh, I should stop judging their works, they look, ganyan. Kasi sobrang kabaliktaran siya nung nakilala ko siya. Si pero, sorry, sa kapwa artista, meron ka bang minsan nabasa mo na kahit hindi mo siya kilala or kilala mo siya na nasabi ko malito eh. Meron ba? Below the belt na to, masakit to eh. May ganun ka ba? Siguro, in general na lang. Pag yung mga kapwa artista ko sinasabi na monster attitude. Think, everyone sasabihin na parang maldita siya. Pero ako naman, pagka nakakasalamuha ko yung taong yun, in general, maraming reasons kahit naman ako malamang, sinasabihin akong maldita ako, pero, hindi naman, lahat naman tayo, napapagod, get na sa isip ng tao na artista, eh maldita. So, feeling ko yun yung, hello. Hello. Ayan. Ayun. Feeling ko kasi porket artista, yun yung iniisip ng lahat. Pero hindi, normal lang din tayong tao. Napapagod, hindi minsan nakakarinig. At the same time, nahuhusgahan. So, feeling mga, kung nagtatanong ko kayo ng specific, wala po akong maisip na na-misjudge kasi na-handle naman ata ng mga artistang nahuhusgahan ng tama. Yun lang, siguro more on like sana stop judging people na lang in general po. Ewan po. Anong mga inputs na mabibigay mo, na binigay ni Direk Daryl Yap sa'yo para magampanan mo ng tama ang character mo sa pelikulang Gluta? Nalala ko yung isang scene na kabado ako kasi yung scene is one thing lang tapos it's from the entrance of the school hanggang sa third floor. Wow! Na yung lights ko is sobrang haba. So inaalalaan ko si Lauren, yung best friend ko doon, na isa rin sa mga alaga ni Derek. Medyo inaalalayan ko siya kasi medyo nahiya siya. At the same time, hindi ko pa alam kung paano siya mag-deliver. Alam ko lang, mahusay siya kasi theater, ano siya, theater actor. So sabi lang ni Derek,
bakit mo inaalalayan yung mga artista? So, bakit direct? All out mo. Kung paano mo gusto gawin si Angel, be very confident. Labas mo lahat ng energy mo. Oh, so yun, kung gusto ko daw mag-adlib, go lang. Ano nag-feel ko dun sa character, go lang. And yun yung, I think yun yung na-develop kung bakit naging sobrang strong ni Angel is Hinayaan ako ni Direk na gawin ko kung mangyari dun sa character. But at the same time, pinush niya ako. Kasi parang una, medyo weak na yung nagawa akong character. Pero pinush niya ako na maging very strong character. Maganda si Angel. Minsan sinasabi niya kulang yung confidence si Angel, pero ayos, sabi Ella more pa. Gusto ko ganito mo lang siya deliver, casual lang, ganyan. Okay. So more on very, hindi niya ako pinagalitan. Mas pinupush niya ako. Kasi medyo may hulog ako, syempre. Naalalayan ko yung simple ni Direk yung sakarap. Para mas mag-stand out talaga si Angel. Mas maging role model talaga si Angel. So, yun po. And I think ang parami rin life lessons na nabigay si Direk is sa kanila. Okay. Kay Marco. Yeah, kay Marco na rin ito. Kay Ate Juliana. Kung paano yung life and showbiz. Okay. Maraming nabibigay na lessons si Direk. Not just in movies, but also in life. In this context. For Ella from Mel Navarro, anong na-realize mo sa pagganap mo bilang isang indigenous Aita? Na-realize ko? Ang mga Aita ay hindi na talaga sila alam yun, yung naging traditional. Hindi techie, very napag-iwanan, ganyan. Nung ginagawa ko po yung movie, meron akong iPhone. Meron akong iPhone, modern ako, nagmumura na yung Aita, normal na siyang magsalita, walang... Si Venus Rana yung idol ko. Though nakatira pa rin ako sa isang magandang kubo, alam niyo po yun, hindi na sila outcast. Mas nakilala ko yung mga Aita. At the same time, ang ganda pala ng sayaw nila kasi tinuruan po nila ako yung mga pagsayaw nila, yung panliligaw nila, pagpapakitang gilas, yung mga ganun. Ang sarap na, alam mo yun, mas na-maintain din nating lahat, mas aware tayo lahat sa ganung pananayaw. At mahirap sa totoo lang, mahirap yung sayaw nila kasi iba yung tenga nila sa paggawa. And yun, mas yun ako dun sa very, alam mo yun, kasabay na natin, hindi sila napag-iwanan. Normal na silang tao katulad po natin. Na sana wag na natin silang isipin na outcast sila kasi tulad lang din natin, Pilipino din sila, tao din po sila. Thank you. Preparations were made so that the Aitas are portrayed in a fair and judicious manner. Something like ganun nga ba ang mga Aitas? Yes, na makakasabi Ariel. Kasi syempre siya yung mga ng movie na to at the same time siya yung mga kaibigan at lumaki na napapatiran ng mga Aita sa Subic, sa Olongga po, sa Zambales. So, I'm answering based on kay Direk. Sabi niya kasi ang mga Aitas are ang ginawa tayo. Very modern na rin, kasabay na rin talaga natin. And even yung color, yung pag-color ng skin ko, inayos niya. Ayaw niya ng super black kasi Aitas are golden brown daw. So yun yung in-achieve talaga namin. And yun, yung mga Aitas are ano na rin, outcast. Or, sabi niya ni Direk, yung Aitas tawag lang niya sa kanila. Subikenyos. Ka-barangay nila, hindi na nag-iiba sa kanila. So, ang talagang pinag-aralan po talaga dito is yung sayaw nila, yung traditional na sayaw nila para ma-establish na meron kultura ang mga Aitas. And this movie is supported by the Aitas community.
Eh, nakikita ko, actually, yung Facebook ng leader ng IT nila, nakikita ko na talaga pinopromote niya, pinagtatanggol niya si Direk Daryl. And based din dun sa isa ko nakita is they have an upcoming movie din na sila rin naman ang thank you, Ella. May po similarities na siguro yung right now kung sino talaga ako. Hello? Ayan. At malaki po yung pangarap namin at wala pong makakapigil. Parehas po kami ni Angel. Walang makakapigil sa amin sa nung pangarap po namin.